po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyo pong Kuya Alge, mga ate, mga kuya. So, ngayon po ay mag-aaral na naman po muli tayo ng isang lutuin. Ayan, so, meron po tayong ituturo na naman na bagong lutuin sa ating pong mga chikiting. Ayan, so, very important po, no? Yung ating pong ginagawa na pagtuturo na magluto ang ating pong mga anak. Ayan, so, dahil po ngayon ay pandemya, ayan, nasa pandemya po tayo ng virus, no? Yung COVID-19. Ngayon po ay dapat nating turuan yung ating pong mga anak, no, especially na sa pagluluto sa bahay natin, no? Para nang sa ganun, kahit na nandito lang sila sa loob ng bahay, ay marami silang natututunan ng mga gawain sa bahay, especially po yung pagluluto, no, napaka-importante sa mga anak natin yon, no, habang bata pa sila ay natututo na sila ng mga lutuin sa loob ng bahay. Okay, so kagaya nga po ng ating pong gagawin ngayon, mga ate, mga kuya, mga lords, ayan, tuturuan ko po yung akin pong anak magluto ng isang putahe. Pero bago po umpisahan yung akin pong pagluluto o yung akin pong pagtuturo, ay please po paki-subscribe naman po yung akin pong YouTube channel, no? Lalo-lalo na po yung mga ano natin diyan, no? Mga nanonood, no? Yung mga sumusubaybay ng ating pong channel. So thank you so much po sa inyo. Again, please subscribe po my YouTube channel, Kuya Alge Vlog. Ayan. So makikita niyo po diyan dito po iyon, no. Ayan. Tapos paki-like na rin po, no, kung inyo pong maibigan yung akin pong pinapalabas at tinuturo po na pagluluto sa akin pong anak. And please share na rin po. Ayan, para po ma-encourage din po yung iba pong mga magulang, yung mga ate kuya natin dyan, no, naturuan din yung kanila pong mga anak na magluto. Ayan. So, yung ating pong mga tinuturo nga pagluluto sa ngayon ay very common naman po or basic na pagluluto. Siyempre, kung bata naman po yung ating pong tuturuan, hindi naman po ganun kaagad sobrang napaka-special or something na pang restaurant yung ating dapat ituro. Yung ano lang po, kinakain, no, common na kinakain natin sa loob ng bahay. So para na sa ganun ay matutunan po nila yung pagluluto sa loob ng bahay. Okay? So sige po, simulan na po natin yung ating pong cooking lesson again. Ayan, cooking lesson talaga. Ayan, tawagin ko po yung aking pong anak. Ayan, so siya po ngayon yung aking cook, no, nung nakaraan ako yung cook. So siya ngayon ang aking cook. Pero tuturo ko lang po sa kanya yung procedure kung paano po magluluto. Okay? So Ate Jaisel, halika dito. Ayan. Ayan. So, ayan. Ito pong aking anak. No, siya po ngayon ang aking pong tuturuan magluto. Siya po ay 12 years old pa lang po. Pero, kailangan niya na pong matuto, no, magluto para meron siyang mga kaalaman sa pagluluto. Okay? Sige, anak. Okay. Yung ating lulutuin, ayan. So, actually, na-prepare na po namin ito kanina. Itong lulutuin natin. Ang lulutuin nga po pala natin ay laswa. Okay. Laswa ilonggo. Ayan. So, laswang ilonggo. Yun. So, yung laswang ilonggo. Ito anak, yung laswang ilonggo ay originated sa Ilonggo province, no? Like Iloilo, then Bacolod. Ayan. So, ito yung ating lulutuin. Okay? Laswa ilonggo with shrimp. Ayan. Kasi yung ating ilalahok o yung ating isasama. Ayan. So, may shrimp. Ayan. So, ito yung ating mga gagamitin, no? Na pangluto. Okay? Onion o yung sibuyas at saka yung kamatis. No? Dito. Tomato, yes. Tapos, okra and kalabasa. Ayan. And shrimp. Tapos, oh yes, anak, shrimp, no? Kailangan to shrimp. Tapos, ito, meron po tayo ditong, tawag dito ay saluyot. Ah, saluyot. Ayan, saluyot. Ayan, ito yung saluyot. Okay? Actually po, ang laswa ay
meron pa pong mga sangkap kagaya po ng sitaw. Ayan, tapos talong. Ayan. So, actually hindi po papukumpleto ito, pero pwedeng-pwede na po siya. Pwedeng-pwede na po siyang gawin, no, yung ating laswang ilonggo with shrimp. Ayan. Okay, sige. Okay, sige. Ready ka na ba, ate? Yes, po. Ayan. So, mag-start na tayo ng pagluluto. Sige po, samahan niyo po ako. Kami sa pagluluto namin ng laswang ilonggo with shrimp. Ayan. Okay po, sige. Simulan natin ang pagluluto. Unahin natin gagawin ay magpapakulo tayo ng tubig. Okay, sige anak. Pakulo na tayo ng tubig. Ayan. So, gano'n po ka, ano yung ayan, so, kailangan nila natin ito. Lagyan ng tubig. And so, kalahati. Lagyan mo ng kalahating tubig. Kalahati lang ng ano natin, kaserola. Ayan. So, hindi po dapat masyadong maraming tubig, no? Kasi kung saan naman pong magsasabaw yung ating pong lulutuin ng mga gulay. Ayan. So, nagsasabaw po siya. So, konti pa na. Konti pa. Kumpirang pa ng konti. Ayan. Op, okay na. Ayan. Okay, sige. Pakuluan na natin. So, sa pagluluto po ng laswa with shrimp, no, kailangan po natin na unahin yung pagluluto ng pagpapakulo, I mean, ng tubig. Okay? So, ayan, sige na. Buksan mo na yung ating mahiwagang kalan. Ayan. At pagkatapos po, no? So, habang pinapakuluan po natin yung ating tubig, no? Kailangan na po natin siyang isabay yung sibuyas. Ayan. Sibuyas at saka itong tomato o yung kamatis. Ayan. Sige, anak. Isama muna dun sa, ano? Isasama agad. Sama muna siya. Ayan. So, kasama siya. Ayan. Yun. Okay. So, hintayin lang po natin siyang kumulo, no? At pagkakumulo na, sige anak, ano mo, ayan, sarado mo siya para mabilis kumulo. Ayan. So, pag kumulo na po siya, no, ang susunod na po natin ay yung ating mga gulay. So, hintayin lang po tayo ng konting minuto para po sa pagkulo ng gulay. So, ayan po. Kumukulo-kulo na itong ating tubig, no? Na isinama natin na pinakuluan yung kamatis at sibuyas. So, ayan. So, ate. Okay. Sige, ikaw yung mag-ano. Ayan, open. Ayan, kumukulo-kulo na po. Ayan, nakikita nyo, kumukulo-kulo na siya. Yun, no? Kumukulo na, oh. O, oh, diba? Ayan. So, ang panimpla po natin sa kanya ay asin. No? So, ate, kunin mo yung asin. Lagyan mo siya ng konting asin. Lagyan mo doon sa may ano. Yan, ito sandok. Meron pa yung sandok dyan. Okay. Yan. Sandok. Konting asin. Lagyan mo siya ng konting asin. Sige pa. Wala pa pala. Sige, huwag kang matakot. Ayan. Medyo bawasan mo pa. Yan, so medyo bawasan mo. Sige pa. Okay. Yan. Okay na. So, lagay mo sa water. Ayan. Sa kumukulong tubig. So, ayan po, no? So, kumukulo na siya. Pwede na natin na ilagay yung okra at saka yung kalabasa. At ito yung kalabasa. Ayan. So, tandaan mo, te, yung mga nilalagay mo mga sangkap, ha? Para next time. Sabay kahit ba? Na, or... oh, pwede mo na isabay. Handahan. Natalsikan ka. Ayan. So, para next time, no? Ikaw na magluluto niya kahit hindi ka na sasamahan, no? Ikaw na magluluto. Yan. Yan. So, again, hintayin din po ulit natin siyang kumulo. Takpan natin ulit. Yan. So, mga ilang minuto po, hintayin natin siya ulit kumulo. Maluto yung mga gulay na inilalagay natin. So, hintay-hintay lang tayo. Kunting minuto. Kunting minuto. Ilang 1, 5, 4, 3, 2. Hindi, minuto pala. Seconds pala yung sinasabi ko. Ayan, so, joke lang. Shadow ka naman eh. 5 minutes, 5, 4, 3, 2, 1. 5 minutes. Joke lang. Ayan, so,
Hintay lang po natin na maluto. So makikita naman po natin kung luto na yung ating gulay o yung mga gulay na ilalagay po natin. Tsaka po natin na ilagay yung shrimp o yung hipon at tsaka yung huling gulay, yung ano, dahon ng saluyot. Opo, kasi alam mo kasi ate, kaya huli natin itong ilalagay itong dahon ng saluyot kasi madali lang siyang maluto o malata. So, kaya pwede natin siyang isabay doon sa hipon o sa shrimp. Di po ba binabalatan po muna yung shrimp bago ilagay? Kahit hindi na. Ito kasing shrimp na ginawa natin, kagaya niyan. Ito. Noon, tinanggalan na natin siya ng hindi pa. Yung mga tusok, yung panusok niya. Ayan, panusok siya, diba? Ayan, yan. Diba, yung panusok siya. Oo. Diba? So, yung iba, para, minsan kasi, diba, yung mga, ano-ano niya, mga parang, ano niya, panusok, no? So, delikado yun. Lalo na pag malaki na yung ating hipon. Talaga. So, ayan, natusok na siya. Okay. Kaya, next time, medyo puputulin mo yung ano ate. Puputulin mo yung tulis, no? Para pagka pag niluto o kinain mo, pag luto na siya ay hindi ka matutuso kasi pag malaki na yung hipon, okay, no? Matigas na yung panusok niya kaya possible na matusok ka. Okay? So sige, hintayin lang po natin ng konti na kumulo at maluto yung ating nilagay na gulay, kalabasa at yung okra. So, ayan, kumukulo-kulo na. Sige po, tingnan natin yung pinakuluan nating gulay na tinimplahan natin ng asin. Kung okay na. Ate, pakibukas na, dahan-dahan lang. Ayan, tingnan natin. Okay, kalahin siya. Ayan, tingnan nyo natin. Ayan, so medyo luto na po, no? Medyo luto na yung ating gulay. Okay. Tapos, ilagay mo na ate yung hipon. Yung shrimp. Okay. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Ayan, so hintayin lang din natin po ulit ng konti. Sasara na po pa? Sasarado. Siyempre, sasarado na natin. Para kukulo siya ng ano, para kukulo siya. So pagka kumulo na, no, hintay lang natin ulit ng mga ilang minuto. Ayan. So ini-next na natin yung dahon ng saluyot. Okay? So etong mga ano natin, no, yung okra, saluyot, no, may konti akong kaalaman na may share po sa inyo, no. Ito po ay pang neutralizer din po sa lalo-lalo na po sa may mga high blood o at saka yung may mga blood sugar, no. So yan po yung mga nakikita ko sa ibang mga vlog, no, at saka sa mga yung mga vlogger natin ng mga doktor, no. So nagpapa-neutralize daw po ng ano po yan, sa mga high blood at saka sa blood pressure, no, sa kanila pong mga dugo, sa ating pong mga dugo, no. Kaya napakaganda yan, ating pong mga gulay. And then yung kalabasa, yes, of course, no? Eyesight. Pang eyesight ate. Ay, alam ko malunggay. Pangpalinaw din yung malunggay. Ano. Actually, kasama din yun, then, no? Yung ano, yung kalabasa, no? So, yun, pangpalinaw ng mata. Actually, matagal na nating nalaman yan. Yes. Kalabasa. So, kaya nga, dapat kain-kain din ng gulay, 'di ba? Hindi puro kung ano-anong mga inuulam. So, ayan. So kailangan meron tayong gulay sa katawan. Makulay ang buhay. Napaawit, no? Makulay ang buhay sa ginataang gulay. Hindi naman 'to. Sorry. Hindi, awit lang naman yun. Ikaw na masyado ka naman seryoso. Diba yung napapanood natin? Okay, so sige, hintay lang natin ng mga ilang minuto pa yung ating shrimp. So, titignan na natin siya kung okay na. Okay? Ayan, so, titignan kung okay na. Tignan. Okay, ayan. Pag mamaya maluluto na siya, okay?
Yan, konti na lang. Malapit na. Si. Sige. Magbilang tayo ng... 1 to 100. 100. Hindi. So, okay na siya. 1 to 50. Malapit na siyang maluto. Ayan. So, malapit na po siyang maluto. So, kakain na tayo. Ayan. Okay? So, ayun. No? Malapit na siyang maluto. Okay? So, ang gagawin natin, titignan natin yung shrimp o yung shrimp, hipon shrimp, kung okay na siya. Okay, sige. Sige, ate, tingnan natin. Kamustahin natin siya. Wow! Wow, nag-orange! Nag-orange? Ano ba dapat kulay ng hipon? Hindi. Kasi di ba kanina black? Kanina black? Ay, gray. Gray, okay. Gray. So, wow, mix sarap natin. Pakita mo, ate, yung hipon natin. Kung ano tsura pag naluluto na siya. Ayan. Ayun. Ayan po siya, guys. Ayan, guys. Kulay ano? Kulay? Kulay. Kulay orange. Ay, hindi. Pink. Kulay pink? Pink po siya. Ayan. Okay, sige ate. Pakilagay muna yung ating saluyot. Saluyot. Ayan. May cooking ate. Yes. Cooking ate, Jaycel. Okay. Ayan. Saluyot. Okay. Ayan. Yun o. Sige, lubog mo siya ng konti para madali siyang maluto. Lubog mo siya ng konti dyan sa kumukulong tubig. Ayan. At syempre, pakitakpan po para mas mabilis siyang maluto. Ayan. Bye-bye. So, ayan po. Hintay po tayo ulit ng mga 2 hanggang 3 minuto. No, para maluto yung ating 2 minuto ay shrimp 2 minuto at saka yung ala, tawag natin doon ay buksan mo konti yung ating saluyot. Medyo hinaan mo na yung konti yung apoy, no, kapag ka nakasara. Hindi, hinaan mo lang siya ng konti yung apoy nakasara para hindi siya aapaw agad. Okay. Waiting. Tapos, mamaya, titignan natin kung luto na. Tapos, kain na. Okay na, tignan na natin yung ating shrimp. Shrimp? Ayan. Shrimp, yung shrimp kung luto na, ang ibig sabihin. Okay, so tignan na natin yung ating niluluto. Ayan. Yung shrimp lang po yung laswang ilonggo. Ilonggong laswa and with a shrimp. Okay, so luto na. Bakit po ba? Yung original po ba na ano nga tawag dito sa laswa? Laswa is walang shrimp? Pwede naman. Yes, yung talagang original nito po, no? Wala siyang shrimp na kasama. Actually, mga gulay-gulay lang, no? So, nasa sa atin na yung kung anong gusto nating isamang sa lahok niyang laswa, no? Minsan isda, no? Mga isda, kahit anong klaseng isda, basta gusto niyo po ilagay, wala pong problema. Pwede rin po bangos, okay? Bangos, prito, pritong bangos. Hindi, oh. Prito. Halimbawa, ipiprito mo yung isda, let's say pritong bangos, no? Pwede mo siyang ilagay, no, kapag luto na siya. Bakit okay? Lulut, bakit pipritoy mo pa ganun din naman lulutuin? Mas malasa. Okay, mas malasa yung isda, o mas malasa yung laswa. Hindi na magiging crunchy yun. Oh, syempre naman ate, hindi kasi na siya magiging crunchy. Mhm, tama ka doon. Okay, pero mas malasa, mas masarap 'yan. Okay? Sige, okay na, patayin mo na yung ating kalan, no? Luto na siya. Ayan, okay, sige, serve na natin. Pakita natin sa kanila. Okay, yung ating laswang ilonggo. Ayan, ilonggong laswa. Okay, sandukin mo dali. Bakit pakita sa akin mo tinututo? Hindi doon. Eh, syempre, ikaw yung nagluluto. Eh. Ayan, sige na, go. Ay, paano pala ito, Igor? Sa sandok ko? Yes, sandok mo. Be careful, yung kamay mo. Dapat ganon. Ayan. So, ayan, guys. Mga ate, mga kuya, ayan, mga nanonood ngayon dyan. Ito po yung ating chef. Ayan, bagong chef.
Shrimp. Ayan, pagsama ang chef po sa shrimp. Ayan. Shrimp. Ayan. Kulay. Okay. Wow. Lagyan mo ng sabaw, konting sabaw. Okay, sabaw-sabaw. Okay, mainit daw yung baba niyo. Oh, sige. So, dahan-dahan. Careful lang po tayo. Ako nang hawak, ate. Ayan. Gabay lang ako dyan. Ayan, no? Ang sarap. Sabaw. Mukhang matatagalin sa pagsaldok dahil ako. Okay, o sige. Pakita na natin yung ating laswang ilonggo. Ayan. So, ito po. Yung ating laswang ilonggo. So, napakasarap. Laswang ilonggo with shrimp. Okay? So, again, thank you so much po sa inyong lahat ng mga nanonood. Okay, kain po tayo. Sarap. Ito na po yung ating laswang ilonggo with shrimp. Ayan. So, again, thank you so much po sa lahat po ng mga sumubaybay at nanood po sa amin pong cooking lesson with my daughter, no? Thank you so much sa inyong lahat. Muli po kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong lahat. At please po, subscribe my YouTube like, channel, Kuya Alj Vlog. Kuya Alj Vlog, ayan. Okay, so please share na rin po and share, like my subscribe, channel. Like. Ano, ate? May sinasabi si ate? Ano, ate? Ko po, subscribe, like, share. Comment. Ayun, no? May mga ganun pa si ate. Please subscribe daw po. Okay? Share, thank you so much po again sa inyo pong lahat. Maraming maraming salamat sa inyo pong panonood at pagsubaybay. Maraming salamat. Bye. Bye. Hanggang sa muli po na ating pong cooking challenge. Bye-bye. Bye-bye.